isang malaking awesome. Ang dami nating kine-excite at syempre hindi rin mawawala yung mga kinatatakot natin sa mga updates. And kung tutusin, mas marami pa yung nakakatakot kesa dun sa mga nakaka-excite dito sa ating bagong update, which is the PvP, and maliban pa dun sa Farm 3.0. Ang isang bagay kaya nakakatakot kasi we have few information about it. At syempre mga kaoso, don't worry kasi sabay-sabay at we will share all the fears together and iintindihin natin yung mga updates ngayon. And don't worry mga kaoso, kasi I will not just read the updates but also I will give you my own reviews about it and my opinion and how I gauge my fear onto this one. Tatawagin natin siyang awesome fear meter. Dito will be having 1 to 10 na rating, and 10 being sobrang bothered ako or sobrang takot ako dito sa update na ito. Then yung 1 is yung hindi naman masyado dapat iniintindi. Then we will be explaining bakit yun yung rating ko. And after natin siya bigyan ng rating is bibigyan din natin siya ng karampatang action plan or yung magiging futuristic plans natin upang mas makapag ROI tayo in the future. Lalo na ngayon at ang conversion ng ating LE to PVU is 605 na, dapat ba talaga tayong matakot? Pero syempre bago tayo magsimula, huwag mong kakalimutan mag-share, mag-like at mag-subscribe at i-hit yung ating notification bell para mauna ka sa mga chismis at mga balita ko. We are putting so much effort in researching and also giving our insights and not misleading other people or putting them astray. If parehas tayo ng motive at gustong-gusto mo yung mga ganitong content, huwag mong kalimutan na mag-comment din as well. Kaya naman, awesome! 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 So, ang pang-sampu sa top 10 natin is dapat nating abangan is the beta test release on the October 20th. Cloning of plants will happen during the maintenance before the PvP update. Yun yung sabi dito, and make sure na everyone is ready na. Bibigyan ko to na 5 over 10 awesome fear rating. At bakit ko siya bibigyan ng 5? It's because worst case scenario, sabihin natin isa lang talaga yung plant mo, which means yun lang din yung makukuha mo for cloning. So ang gagawin lang natin is we will be raising it into 5 so that magiging eager ka to invest more just in case that isa lang yung makuha mo. Make sure na makakuha tayo ng 3. Yun yung sa aking opinion. Because of the coming updates that I will be mentioning on the latter top 10 updates ng PVU. Yes, and tama po kayo sa tinutukoy ko na rank and casual mode sa PVP, which mamaya din natin pag-uusapan yan. And for our top 9 spot naman is yung selected plants can be cloned only. Pag sinabing selected is, we have a specific term for that. Pero bago natin alamin kung ano ba yung tinutukoy nila dito sa word na ito, is bibigyan muna natin siya ng rating of 7 over 10 na awesome fear rating. Bakit 7? Di ba parang mataas yung 7? The reason why behind this, it's because katulad ng mga plants ko na mabibilis yung harvest time, is sabihin natin matagal yung magiging maintenance sa mga plants dito pag i-clone na siya. It will be a big deal to me already. Kasi ang kalaban dito ay oras, and dapat ma-harvest mo siya on the right specific time given. And kaya nga mas binabantayan natin siya ngayon, even though there's no batches already. At pero may mga iba pa rin tayong mga kalaban here, which is yung mga crows. And of course, pag natuyot yung plants mo, bawas na yung ating LE na kikitain for that specific harvest. Isa pa kung bakit naging 7 is if salat yung kaalaman mo about the 2 ecosystem or yung factory chain na i-release nila, is kung hindi mo pa siya nababasa, is malaking problema talaga siya, and it will really cause you a lot of fear in this update, which I have already discussed on our previous videos, which is nakakadalawang video na tayo about this factory chain. But going back to our main topic, which is kung ano nga ba yung mga plants na mako-clone. Those na mga mako-clone are the plants that are in the farm or in the inventory, pero hindi yung mga plants na nakatenga for selling sa marketplace. So sabihin natin may binebenta ka at nakatenga pa rin siya until now doon at hindi pa rin nabibili, that will not be cloned as well. So idadagdag
dadagdag ko na nga rin sa mga rason kung bakit ako natatakot for this one, if just in case na ako mismo walang alam sa blockchain technology. So I hope everyone search about blockchain technology. For our top 8 naman is yung after cloning scenario and marketplace. So ito yung tinatawag na after 1 week na ma-establish yung ating farm 3.0, 1 week after nun is locked na yung ating transfers, which is on the 27th, hindi na tayo pwede mag-transfer. Pero yung simula ng 28 to 27, may one chance ka to transfer. If you want an in-depth explanation to that one, you can visit this video. But to confidently tell you about this update is, eto, walang masyadong fear kung heavily invested ka for PVU. Pero for me, as an aggressive investor or balanced investor na willing to lose only 5% na total ng pinasok ko, dapat maibalik ko yung 95% ng capital. Now, iniisip ko yung mga ways to get it back on the certain time para masabi ko ang isang asset ay napaka-profitable. Hindi lang basta profitable. Dapat cash flow producing talaga yung asset mo. Pero hindi nalingid din sa isip ng mga developers now that we have this information at sadyang sure na sure sila na marami sa atin nauutakan talaga yung laro. Pero syempre, ahead yung ating mga devs about these instances, kaya they have found a resolution to this matter. Ang pwede mo lang mabentang mga NFT plants is yung mga plants na pinang clone. At syempre, hindi yung mga plants na inyong nakuha from the cloning process. Bago ko i-reveal yung ating awesome fear rating for this one, I just want to mention as well yung, yes, tama po kayo, may dalawa po tayong marketplaces na magti-take place since we have two ecosystem. One for the original na we have right now for the farm, and yung another one is for the PVP farm naman po, which is for the fact chain. Pero syempre dito pa rin papasok po yung mga hindi mo pwedeng ibenta doon sa isang marketplace or another. So pag pinag-uusapan natin is yung farm NFT plant mo, hindi mo siya po pwedeng ibenta doon sa PVP na marketplace. Alam ko na yung reason behind this. It's because yung isang NFT plant na from the farm na pinang clone is may blockchain ID. Meanwhile, yung isa naman na na-clone is wala talaga siyang blockchain ID. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit walang burning process doon sa ating farm versus doon sa ating PVP mode. Kasi if you really know about blockchain at sa mga tunay na nakakaalam kung paano gumana ang blockchain, bawal kang magbura or mag-erase ng something na nai-record mo na doon sa blockchain. So, sa madaling salita, ang NFT ay hindi pwedeng burahin sa blockchain once it is already there na may sarili na siyang blockchain ID. Kaya naman, bibigyan ko ito ng awesome fear rating na 6 over 10. Lalo kung hindi mo pa ma-comprehend yung salitang clone at yung marketplace at especially yung ating blockchain IDs. And for our next top, which is top 7, usapang casual and ranked mode. In PvP, there will be 2 modes only, casual and ranked. Ang awesome fear rating ko for this one is 8 over 10. Bakit? Kasi bagong release lang siya. Paano kung matsambahan ka ng hindi kagandahang trial and error nila and a very easy way to have an excuse na sorry kasi this is beta test lang naman eh, and it is okay to commit mistakes, that's why you are there guys, and pinagre-report pa tayo just in case that we found a bug or imbalances doon sa laro mismo. And I will bravely say, siguro kung ako yung mapipili for beta test, siguro gagawin ko lang is casual lang ng casual lang muna, where kung saan safe at walang implications doon sa update na pinupull up ng ating PVU since they are still open for improvements. At malayang inamin naman nila ito sa kanilang ama. And dito rin nila nabanggit na they are taking into consideration yung energy, yung durability, and burning your plant dito sa ating PVP mode, which is mamaya din pag-uusapan natin. And for our top 6 for this topic, the balancing of play to win and pay to win. Eto dito maraming nalilito about this one at nagbubugso ang kanilang mga damdamin na nagagalit sila and naiinis sila to the point na kinakalaban nila kapwa nilang investor instead na yung mga developers ang kinakaaway nila or kinakalaban nila at pinagtutuunan nila ng pansin at ng studies nila. Imbis na nag-e-effort ka mag-comment dyan sa videos ko ng mga masasamang bagay, eh dapat nagre-research ka instead of wasting your time on ranting and ruining and spreading FUD dito sa aking comment section. Tama po ba? And moving forward, sabi dito, to be effective to win, the player needs to have 12 plants per match.
match. So hindi ibig sabihin ng kailangan mo, pero it is just going to be more effective para manalo kung meron kang 12 plants per match. Pero I highly suggest na magkaroon ka ng at least 3 NFT plants. Tapos kung tatlo lang yan, that's the time that these baby NFT plants will come in. Kaya because of this, I will give it a 3 awesome fear rating lang. Bakit? Dahil sa statement na but you don't need NFTs to play. So this gave me a reason to chill at wag magahol, and tatlong NFT plant lang ay okay na pala, and okay na ako dun. Kasi sometimes sa sobrang greed natin, hindi tayo nakakapag-isip ng tama, kaya okay na ako dun sa limit ko na tatlo. Pero kung hindi yun mako-clone, kasi ang chismis natin dito is pag ang NFT plant mo is just 10 digits, ay hindi siya mapapasama dun sa NFT plant cloning na this coming October 20th. Pero hindi ko na masyadong pag-uusapan yung topic na ito kasi magiging mahabang topic yan. At napaka-minimal ng ating sources to claim this information. But just to balance everything as well, together with being a gamer and also an investor, I don't focus much on dun sa ating PvP. Dun pa rin talaga ako dun sa ating established mode, which is yung farm and yung ating parating na farm 3.0, since dun talaga sila magaling and dun talaga sila expert. I hope kayo rin, huwag kayo masyadong maging heavily invested sa mga bagay na hindi pa nangyayari at hindi pa nila napoprove yung sarili nila. Let them prove themselves first, like the PvP mode, and hindi porket hype siya, dapat talagang pasukin nyo at dapat maging heavily invested kayo na parang mga bulag na namamanata. And for the question of being qualified, if having 3 NFT plants only, qualified pa rin ba ako to play PvP? And that will be answered as well later on. At hanggang dyan na lang po muna tayo, dahil I will make sure na dapat mahimay ko sa inyo ng maayos at hindi tayo parang nakakapagod dahil lang sa isang video at tumagal ng 25 minutes, kasi overall 25 minutes tong video na ito, hinati ko sa dalawa, so that hindi kayo maumay. At hindi lang naman syempre yung PV yung pinag-uusapan natin dito. If you are really good at reading between the lines, you will notice that I am putting subliminal messages behind these topics, and I am admitting and convicted dun sa accusation nyo na I am using the trending topics para lang ibigay sa inyo yung information na magagamit nyo on other aspects sa crypto market. Pero hey, 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 lahat ng ito ay chismis lang, kasi ako si Oso the Chismoso at laging nagsasabi, aralin, planuhin at kilusan. Para sa gayon, ang pangarap ay ating makamtan. At syempre, stay awesome! Bye-bye!